Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako, kamusta na po kayo? Ako po, buhay na buhay. Marami lang po tayong ginawa, marami lang po tayong nasikaso, marami po taong tinulungan na hindi ko na po kailangan siguro publicly announce. Pero basta ang sa akin po, patuloy pa rin yung pagtulong po natin sa mga kababayan natin. Kahit hindi po taga Maynila, binababaan ko po. Nagkataon lang, sunod-sunod kasi yung schedule talaga. So, alam niyo naman, isa lang po yung katawan natin. Meron din po oras na kailangan magpahinga. Pero ito po kasi yung umpisa ng araw na to na hindi na magpapahinga si Martha. So, ma'am, kanina dito sa area ito, nakita namin yung mga iba-ibang mga leaders na nananawagan na gusto kang kumandidato. Ano yung feelings mo na sila nananawagan na agbuo ang suporta para sa iyo? Siyempre, masaya-masaya ako kasi di naman natin sa panahon ngayon, pag sinabi ng tao na susuportahan ka, ang laking bagay eh. More than sa magkapera ka o hindi, pero ito talaga tulong na galing sa puso nila eh, na walang kapalit. Masaya-masaya ako na marinig sa kanila na pinagkakatiwalaan nila ako at talaga naman nandyan sila para tumulong din sa pagtulong natin. Siyempre, proud ako. Gusto ko lang naman matulungan talaga ang buong Maynila para din sa ikaw-unlad po ng lahat. Ma'am, ano ba yung aabangan ng ating mga kababayan pagkatapos ng araw na ito? Alam mo, marami silang aabangan. Pero marami din nag-aabang sa akin sa sasabihin ko. Kaya hindi ko sasabihin. Ang totoo kasi talaga, gusto ko talagang tumulong sa lahat. Kung po pwede nga lang, hindi na tayo matulog, hindi na ako matulog. Kasi marami tayong kailangan solusyonan at bigyan talaga ng solusyon na problema. Pero ako, ang hiling ko lang po, sana itong pagkakaisa natin, hindi lang para dito sa mga politiko, kundi tayo bilang isang tao. Na yung pagtutulungan natin, talagang gawin natin hanggang sa dulo ng buhay natin. Na hindi lang dahil magkakaroon ng eleksyon, kaya tayo magtutulungan. Kung hindi, habang nandito tayo, talagang maglingkod tayo para sa lahat. Ma'am, ano naman yung masabi mo na patuloy na nauna ka sa rating na marami nanawagan sa iyo na tumakbo ngayong eleksyon? Alam mo, nakakatuwa, pero naaawa din ako dun sa ibang tao. Naaawa ako kasi sana mamulatan sila sa katotohanan na ito namang ginagawa natin hindi paglaban, kung hindi isang bagay na makakatulong para sa lahat. Hindi tayo naghahanap ng kaaway, hindi tayo naghahanap ng kalaban. Ang hinahanap po natin, yung katotohanan na solusyon para sa kahirapan po dito sa mundo. Sa inyo lang po para sa pangkalahatan dito sa lungsod ng Maynila. Sa mga taga-Maynila, ako, na-miss ko kayong lahat. Diyos ko, parang wala namang isang taon, di ba? Halos isang buwan lang. Actually, yung supposed to be na magpapahinga ako, it turned out to be something good na mas na-realize ko na ang buhay pala natin ay napakahalaga. Na sa maikling panahon natin dito sa mundo, may mga bagay pala na kailangan nating i-priority katulad ng pagtulong. Hindi lamang para sa sariling kakularan, kundi para sa pangkalahatan. Na-realize ko na ito palang ginagawa natin ay isang malaking bagay para sa karamihan. Kasi kung nabibigyan natin sila ng lakas, nabibigyan pa natin sila ng pag-asa at the same time, nabibigyan natin ng pagkakataon yung bawat isa na ipakita na tayo ay tunay na Pilipino at gusto talagang maglingkod sa bawat isa. Kaya sana po sa mga taga-Manilenyo, sa Maynila, abangan po ninyo ang aking pagbaba. Abangan, ibig sabihin kahit anong oras, anong araw, ako po ay bababa. Hindi nyo po ako maaawa. Dahil isa po akong superhero na lilipad at bababa sa bawat lugar na kakailanganin po ako. Ito naman po ay gagawin ko lamang bilang isang maratamundong, isang taga-Maynila, ipinanganak at lumaki dito. At ang gusto ko po, magbigay lamang ng tunay na paglilingkod, makapagsilbi po sa ating mga kababayan at higit sa lahat, maibsan na po yung kahirapan natin, mabigyan natin ng pag-asa yung bawat isa. Kaya sa mga taga-Maynila, good luck sa inyo. Lalo na dun sa mga ayaw akong makita, hindi. Alam ko naman gusto nila akong makita, pero abangan po ninyo ako sa mga darating panaaraw na ako po ay biglang bababa sa inyo at magbababa po ng programa para sa ating mga senior citizen. Bilang ako po ay senior citizen advocate,
syempre, pipilitin po natin na matugunan din po ang pangangailangan ng mga kabataan, ng mga single parents. Kaya sana po abangan po ninyo ang aking pagbaba at hinihiling ko lang po na sana yung bawat barangay huwag po niyo bigyan ng ibang kahulugan, kundi ito lamang po ay pandagdag tulong para sa ating lahat. Salamat po. Thank you. Salamat po.